magandang sa inyo mga kabarangay. Dito tayo ngayon sa Centro Mall. Dito sa San Andres Market. Ayan. Sa harap po ng Pure Gold, San Andres. At tapat ng Aurora y Quezon. Ayan. At dito natin gaganapin ang seminar na po na ibinigay sa atin na inimbitahan tayo ng ating mga kapulisan, lahat ng 10 tanod. Yan, dito tayo, Centro Mall. 10 tanod sa isang barangay sa Liberiza. Yan, pasok tayo na. May save more pala rito. Tapos may mga changi sila rito. Yan, maganda naman po yung mall na to. Maganda tayo. Uwi mo na. May emergency. Sige po. Ayan, good morning. Nandito tayo ngayon sa San Andres Market po ito eh. Pero nagawa na. Parang mall na rin tong lugar na to. Dahil ito yung pinagawa ni Presidente Erap nung panahon niya. Na siya ay mayor dito sa Maynila. Akit tayo, naimbitahan tayo ng isang seminar ng mga kapulisan, nagpadala ng memo sa ating barangay. At dalawang araw nga po ito, mag-umpisa ngayon at saka bukas. Kanina pa sila, nag-start na sila, pero dahil puyat tayo, late tayong dumating, akit tayo. Ayan, sa taas yung seminar na gaganapin, akit tayo. Ayan, bigyan may galap shoutout muna sa ating mga kapulisan ha, sa Station 9 sa kanilang commander Colonel Acohon ha. Mukhang late na tayo pero mukhang natin humabol tayo. Ayan, mukhang nag-start na sila. Ayan, nag-start na nga sila. So, silip tayo. Ayan, dito tayo na gano'n. Sa taas, sa second floor. Yung ating tinatawag na lateral entry program sa DNP. Masok na tayo rito. Pagka nag-take ang exam mo, nakapasa ka. Tayo sa likuran. Yung rango mo dati, luluksuan mo yon, pupunta ka na doon sa officer. Kasi ang pinakamababang rango sa amin, patrolman o P1. Ang pinakamababang rango naman ng officer is teniente o inspector. Mga mabarangay police po itong mga nandirin. SPO wala ko noon, sahento. Dumundag ako, naging tiniente ako noong 2012. So 2012, nag-training uli ako, schooling. Ito na ako ngayon. After 2012 hanggang 2021, medyo na ako ngayon. Tapos pansamantala din, habang police ako, para ma-practice ko yung criminology, nagtuturo ako sa Universidad de Manila, doon sa UDM. Nag-director ako ng BS Criminology. Yung mga kasama ko ng director sa mga criminology student. Yung mga estudyante ko ngayon, mga patrolman, corporal, iba, staff sergeant, merong iba naka dito sa patrolling response operation training to empower CBOs and tanod. Kasi ganito po, habang kayo ay nandoon sa inyong barangay, doon sa inyong komunidad, may mga nangyayaring iba-ibang mga insidente na kailangan nyo pong rumisponde. So, kailangan po pagre-responde kayo, dapat alam ninyo kung ano yung mga bagay na dapat nyong gawin at ano yung mga bagay na hindi nyo dapat gawin. Gaya ng ano? Dapat alam po natin kahit pa paano yung pagpulisiya o yung batas o yung criminal procedure. Papaano ba yung tamang paghuhuli sa tao kapag lumabag sa batas? Papaano natin siya dapat na pupusasan? Saan natin siya dadalhin? Saan ba siya dapat muna dalhin? Sa barangay ba? O doon agad sa presinto. Pag nanlalaban yung tao, paano natin siya i-disable? O hinuhuli mo, lumalaban. Papaluin mo ba agad ng batuta sa ulo? O hindi, kakausapin mo muna. O nandito ako bilang barangay tanod. Pinapatupad namin ng batas, nirereklamo ka sa salang pananaksa o pagnanakaw. O taas mo yung mga kamay mo. O tinaas, o di hulihin mo. Eh, pangit naman, yung overpower mo siya. Igalang ang karapatang pantao o human rights.
Dahil lahat ng tao, meron pong karapatan. Hindi natin siya dapat nasaktan. Ipapaliwanan natin sa kanya na maayos ano yung ginawa niya paglabag sa batas at kung bakit natin siya huhulihin. Kasi madalas, ang nag-aaway, magkapitbahay, magkumpare, magkapatid, nanay at anak, mag-asawa, sa isang komunidad lang. So hindi na kailangan dalhin agad sa presinto yon. Pang-barangay level po yon. Doon po yun sa jurisdiction yun. Tinatawag natin barangay justice system. Yung iba dyan, hindi lang nagkaintindihan, nagkaroon lang ng konting problema, o nag-away na. So, sa barangay lang po yun. O kaya naman, nag-iinuman, ang saya-saya, nung nalasing na, o iba na yung tama ng alak, nagsusuntukan na. Pero bago mag-umpisa yun, nagtatawanan pa yun, nagyayakan pa yun, nung nalasing na, nagmumura na. Ito lang eh. Inuman, magkumpare. Yung isa, bumbong. Yung isa, lakson. Makaibigan pa yun, ha? Nung alasin na. Nungu, talo yung manok mo. Mananalig sa akin. Walang sinabi yan. Ano yan? General isa, sasagutin. Paluan na ng poni sa mga. Saksakan na. Pero hindi naman yun ang layunin nila. Nung sila uminom, gusto lang nilang magsaya, magrelax. Kanya lang doon na uwi. Yung mga katabi naman, libis na awat, sul-sul pa. Sige nga, duwag ka naman eh. Yeah, hindi lalabas sa iyan. Ayun, ang problema. Ngayon, nagmahari kung iinom sa loob ng bahay. At yung alak, ilalagay sa tiyan. Huwag sa ulo. Diba? Kaya nga may bitungay. Sa tiyan lang dapat yan. Pag naramdaman mo ni spirito ng alak, di mo na kaya, tigil na. Uwi na. So, ganito. Kaya po kami nagtatawag ng ganitong mga barangayanihan o yung patrol. Para po i-educate namin kayo, may part namin yung knowledge namin sa inyo, kung ano yung mga do's and don'ts. Bakit po? Kapag ka tayo po nagkamali doon sa manner ng pag-aresto natin doon sa tao, kahit na yun po ay lumabag sa batas, pwede pong mawalan ng visa yung ating panghuhuli sa kanila. Pwedeng ma-invalid. Pwedeng hindi sila makulong. At tayo pa ang irereklamo dahil binayolate natin yung kanilang karapatang pantao. So, isa pong pinakauna dyan is, kapag may hinuhuli tayo, sasabihin natin sa kanya yung kanyang violation at yung kanyang Miranda Doctrine. May karapatan kang manahimik at kumuha ng iyong sariling abogado. At kung wala ang pambayad ng abogado, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo ng abogado na libre. Madalas yung napapanood dyan sa mga pelikula sa FBI. Diba? You have the right to remain silent. Anything you will say can be used against before you before the court of law. You have the right to have an attorney. And if you don't have one, the state will provide you one. So, yung, halimbawa, inuli nyo. Hindi marunong mag-Tagalog. Bisaya. Hanap ka ng Bisaya. I-translate mo sa Bisaya ito. Para hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya naiintindihan yun. Kasi nasa constitution po yun eh. Hindi marunong mag-Tagalog. Salita niya, halimbawa, Ilocano. O, tawag ka Ilocano. Ilocanoin mo nga ito. Ano po, may huli kang foreigner, chick. Ganun din, hanap kayo ng interpreter ng chick para ipaliwanag sa kanya na yun yung kanyang karapatan. At pag ginawa yung affidavit of complaint, kailangan nakalagay doon na binasa nyo sa kanya yung kanyang karapatan bago siya ihuli. Okay. And then, meron din po tayong paraan paano natin kukulitahin yung ebidensya na nandun sa paligid. Hindi po basta-basta pinupulot yun. Kailangan ma-maintain natin yung purity noong ebidensya. Ang gagawa po nun, yung ating mga pulis na naka-assign sa crime laboratory o yung SOCO. Kaya meron po SOCO. Ano ba, may nangyaring patayan dito. Andiyan pa yung ginamit na sandata, yung baril. Huwag na huwag yung pong hahawakan. Ang gamit po natin, kukurto natin yun, lalagyan natin ng tali at ipipresent po natin. Kasi, ano ba, wala na doon yung suspect. Yung ginamit niyang weapon, maaaring nandoon yung kanyang fingerprint. Pag hinawakan niyo yung baril, yung fingerprint niyo ang nilipat doon. Kayo na yung magiging suspect. Ganun po yun. Halimbawa, may mga splatter ng dugo dyan. Kaninong dugo yun? Dugo ng suspect o dugo nung, ano, nung victim? Baka matapakan ninyo. Pag natapakan nyo, makukontaminate po yung ebidensya. Makaka-apekto po dun sa kaso yun. Yun po yung mga ituturo sa inyo. Kaya huwag nyo pong lalapitan. Tawag kayo agad ng police. Then yung first responder, sila yung bahala na magbantay na doon. Kayo doon lang. Pag may mga mirror, yung mga makukulit, kukuha ng cellphone, ng video, sawayin nyo, palayuin nyo. Kasi baka masira nila yung ebidensya. Importante po yun. Makaka-apekto yun doon sa magiging
ko ng kaso pag ipinela ko sa korte. Ano pa? May nangyaring demand. May nagsigawan. Hold up, may tinuturong ganon. Hindi nyo nakita, pero siya yung tinuturo ng mga tao. Pwede siyang i-hold. Pansamantala. Pero bantayin nyo, baka gulpingin ng tao. Kasi ang mga tao ngayon, may hindi ng ulo, may isuntok yan, nadaan lang. Ano yan? Hold up, pero. Lalapit nyo, may isuntok yun. Okay, may dalang kutsilyo, sinaksak pa. Paano ngayon? Tapos, namatay yung suspect. Paano pa natin po-prosecute yun? May iba na yung kaso ngayon. Bantayin yung tao, dalhin nyo lang sa mga sa barangay. Para hindi magulpi, para hindi kuyungin. Tapos yung tao naman yung nakawan, kung sabi nyo, kailangan mo mag-file ng complaint para yung tao ay makulong. Ang problema naman doon sa iba, pag naibalik din. Saan po yung mga taga-barangay sa Rinoy? Taas po na kamay. Yun, maraming salamat po sa inyong pagdalo dito. Pinabati ko rin po si Kagawad Ramil Pajardo. Yan po siya. Ng barangay 720. Asan po yung barangay 720? Maraming salamat po. Pinabati ko rin po si Kagawad Edgardo Enalpe. Okay. Siya po ay mula sa barangay 717. Saan po yung mga taga-barangay 717? Ayun, maraming salamat po sa inyo. Pinabati ko rin po si Chairman Arnel Palo ng barangay 714. Ano po siya? Sino po yung mga taga-barangay 714? Ayun, mula sila. Opo. Next is, binabati ko po si Chairman Victorino Barbosa ng Barangay 717. Saan po dito yung mga taga-barangay 717? Yun. Nagalawa na parang kayo sa mga dito. Next is, Secretary Manuel Apostol ng Barangay 716. Asan po siya? Yun. Maraming salamat po sa inyong pagdala dito. At si Kagawad Joseph Padilla ng Barangay 712. Sino po yung mga taga-barangay 712? Yun, maraming salamat po. Yun ang po pakakabain. Ang ganyan po, maraming salamat po sa ating lahat. At sana po ay maging, tawag dito, maging makabuluhan po yung ginagawa natin aktividad dito sa puti, sa pangunguna po ng aming district director na si Police Brigadier General Leo M. Francisco at yung aming original director na si Police Major General Vicente Dupa Danau Jr. at maging yung aming pong bagong hepe ng Philippine National Police, si Police General Leonardo Carlos. Maraming salamat po at magandang araw po. Maraming salamat, sir, sa isang napakagandang mensahe po. Ngayon po, tumungo na po tayo sa ating lecture. Okay, pupunahin po natin ay tempo. Yeah. Proteksyon at pagpapanatili ng pinangyarihan na Pinoyente yung tayo. Kung paano natin siya? Puprotektahan, ha? Okay. Yeah. Okay. Pahulugan ng mga first responder. Okay, sa nagpapatupad na batas na inaasahan na magiging first responder. Sa mga panawagan para sa tulong sa mga kaso, insidente ng krimen, pangkalahatan ay tumutukoy sila sa mga pagpapatupad ng batas na mayroong jurisdiction sa lugar kung saan naganap ang insidente o krimen at magpunta sa pinangyarihan ng krimen upang magbigay ng tulong sa biktima at protektan at masecure ang pinangyarihan ng insidente. Ito ang mga yung crime scene. Siyempre, katulad sila binisip, hindi tayo pwedeng dampot, pasok ng pasok. Ang kailangan, tukordunan natin. Nakakita na po ba kayo ng kordon yung kulay dilaw yung sa police line? Doon na tanong, ayan. Paano pag wala kayong ano, wala yung kulay dilaw na yun? Ano kaya pwede natin po gamitin? Ayan, tali, pwede. Pag wala pong tali, ba? Pwede rin tao, ayan. Abang wala pa ano, may naganap, pwede tao, kordonan nyo para hindi mo contaminate yung mga evidence sa loob kasi baka hawak tayo na hawak niyan. Baka fingerprint tuloy natin ang makita ng mga taga-soko natin. May nalintikan pa tayo. Pero ito ah. Pitaro din itong ano. Kaya kailangan. Pagpasok mong pasok, hawak tayo. Hawak na hawak. Okay, next. Crime scene. Ang pinangyarihan ng krimen ay isang lugar kung saan nangyari ang isang insidente o krimen. Kasama sa eksena ang lugar kung saan ang mga ebidensya ay matatagpuan at nararunay sa kanyang ginawang krimen o nangyari
incident. Ito si Sir Padilla. Galera Rose TV. Nandiyan na. Bitawan niya lang dyan. Ikaw naman na ni... Hindi mo alam, dinampot mo rin. Nabura na yung fingerprint niya. Napalitan na? Ayan, crime scene. Ang pinangyarihan ng krimen ay isang lugar kung saan nangyari ang isang incident o krimen. Ayan, mga uri ng crime scene, panloob na perimeter. Algarang lugar kung saan nagawa yung... Pero nandito mismo yung krimen, ha? Yan. Anaalala niyo ba yung sa ano? Biscondi Massacre? Anong ginawa nung isang police doon? Woo! Ha? So, halimbawa, pagpunta natin doon, meron... Halimbawa, nasagasaan. Ang saksak, medyo... Alam natin buhay pa. Pwede natin sila itakbo sa pinakamalapit na ospital. Ito. Suriin ang mga nakaligtas at magbigay ng pangunang lunas. Ito. Halimbawa, may aksidente. Kailangan magbigay tayo ng pangunang lunas. Meron naman tayong mga first aid kit sa ating mga barangay, di ba? Ayan. Pag mga simpli-simpli sugat lang, tayo naman gano'n. Pero pag alam naman natin yung mga nabundol, mga nabalian, hindi natin pwede basta-basta hawakan niya. Kasi nga, depende, baka may nabalian sa likod. Nakapagbuhat natin, nagkamali tayo ng hawak, lalo siya masaktan. Pangalawa, ilipat ang mga sugatan sa pinakamalapit na hospital. Habang ginagamot, may isa naman tumatawag na ng ambulansya. O kaya private, meron naman tayong mga ano, di ba? Sa barangay natin, meron tayong mga multi-cab. Pwede natin isa kayo doon. Yung mga alam natin pwedeng bang buhatin. Pero alam natin malala, huwag doon tayo sa mga... Magagamit na mga material, sulat ng mga bumit, magagamit, bunyan, ang police line po magagamit, at iba pa. Ayusin ang perimeter po, sinakailangan. Ito yung pinamit natin kalinan. So, ano yung pwede natin gamitin kapag pangalang kung wala yung police line, doon po, wala na. Wala yung bumit, pero pwede natin pwede yung pangalang, pwede yun. Basta huwag lang makapagpapit ng mga tao. Yan, sa'yo. Huwag lang kasira yung aming crime scene. Pangalito, gumawa natin sa entry at exit point lamang para sa pag-iibisigal. Sa crime scene, kailangan isa sa pangalaman, isa sa pangalaman. Kasi kung pwede pumasok na ito, kalabas na rin. Kapag isa lang kasi na, hindi nga malamit na sila ito, kaya pwede pumasok na ito, papasok na ito, hindi pwede. Kailangan mag-ingat tayo. Para hindi magulo ng ating mga ano, soko. Ano ba yung mga salita sa loob ng bahay, sa kwarto? Ano bang unang-unang pwede natin hawakan kung pagkapasok tayo? Yung? Sigurado, bumukas yung sosyal doon, di ba? Hindi na, basic na, hindi na, kung tamit na ako. Pinagkain na lang, itara ka mo doon. Hindi makikita ko yun. Okay, pagsunod, isunod na tapinig mo. Observasyon. Ang mga tala na ito ay gagamitin upang mag-ulat ng pinangyari na nakikinig sa loob sa pagpapakita ng mga first responder sa mga investigador. Ang inyong mga tala ay maaaring magamit sa ibang araw sa korteng kriminal. Ang ating mga references ng sinusunod natin, pwede ito magamit sa video natin. Iba kung nagkakalit ka lang, pwede natin siya gamitin. Kaya napaka-importante ng mga blatter na. Ay, mga blatter book pa kayo sa ano? Pero yung mga lahat kasi. Sa napakaganda kasi na ano, ang dati ko natin humuli ko. Lahat ang nangyari ko. Sinusulat ko rin yung palitan. Sinusulat ko rin palitan ng tao. Parang kay 729. Meron sila ano, yung pagawa sila ng dati ko. Parang blatter book kami ba? Ang gano'n rin kami, nag-venture din kami kung paano gumamit na. Paano gano'n din ang walang susulat at tamang paggamitan. Dati ang gano'n, dinusulat din rin kung pasok ng tao. Kasi yung kapalitan niya, kung oras din, pumasok. Kasi kaya naman, monitor niyo ngayon. Kung sino yung mga buhay pumasok. Kung mga pumasok dahil sa kinipag namin. Alam, dati ang nangyayari sa barangay, na itatala sa dati ang pag-ihirap ng lamay sa... Sabi mo yung sasakyan ha? Sabi niya, nandiyos yung wastewater report. Na dinadala yung ano? At yung nahanap mo? Nahanap ko yung sinadala. Kaya napaka-importante mo? Lato sa kayo ano yung code doon, yung pagkakasunod doon. Yung control number niya, 001, 002, hindi pwede yung lagay ng suspect, hindi pwede subsingit, hindi rin pwede magbura. Okay.
Huwag umasa sa memorya mo. Kailangan, tulad nga natin kasi makakalimutan nga natin. Kaya nga may letter book sa barangay, sa mga tao naman, mga tikler. Ulat po ano nangyari. Sa ganito, nag-iinom man si kanya, nag-iinom pa. Ba't nag-imbintana ni ganito? Sino ba bayaran ng alam niya itong halaga? Okay, next! Tandaan, itala ang eksaktong oras ng inyong pagdating at o ipagbigay ang tala tulad ng oras, pecha, taong nasa eksena, panahon, bukas o sarado ang mga pintuan, ilaw o patay at posisyon ng pasangkapan. Sa salita si Sir Makinano. Napaka-importante ng pecha sa oras. So, doon sinabi ko kanina, lalagay mo. Ano pa lang, mainit ba nun? Umuulan ba nun? Baha ba nun? Pagpasok mo, ano ba yung tsura ng ano? Ano ba yung tsura ng loob ng bahay? Nakabaliktad ba yung ano? Kapalor? Nakagulo ba? Pag halimbawa, ano, pagpasok mo, may namatay. Malinis yung ano? Hindi bukas yung mga drawer. Patay lang. Kung ikaw yung unang pumunta, anong maiisip nyo? Hindi magulo ah, patay, pinatay lang talaga yung tao. Diba? Ang intensyon niya, patayin lang talaga yung tao. Hindi para mas nakaw. Eh magulo yung ano, magulo yung copy ng pag-drawer, baliktad na, tapos patay pa yung tao. Malamang nun, naghahanap na magnanakaw, biglang dumating yung tao. Kaya no choice ah, napatay niya na rin yung tao. Kaya kailangan, obserban din natin kung ano yung nasa paligid natin. Bukas ba? Ano ba pintuan ito? Ay, ano, what's up? Sumira? Wala. Wala. Masarap pa yung sopa, sasarap? Oh, wala ka? Tinapay pa lang? Huwag iba kami dyan. Maraming salamat po. Lalapit yun eh. Okay, may iyong sa kayong natutunan sa lecture ni Sir Gary. Ayan, so mamaya, after ng ating buong lecture ay pwede kayong magtanong kung meron hindi malinaw sa inyo sa lahat ng aming ibinahagi. So ngayon, ang susunod na ating tatalakayin ngayon ay ang pagsusuri at pagsulat ng ulat. So ngayon, ano nga ba ang susuriin natin, no? Sir, pag tayo ay nagsusulat. Siyempre yung unang-una, yung pagsusuri ng ulat ay dapat detalyado, ano? Detalyado sa lahat ng mga elemento o istruktura ng isang bagay o isang pangyayari. Dapat detalyado yung ating mga isusulat ayon sa nag-uulat na tao. So, ito yung report o ulat. Yan, pagbibigay ng ulat o balita sa isang bagay na napansin, narinig, sinisiyasat o maaaring naobserbahan o maaaring nakita ng iyong dalawang mata. Okay, naobserbahan, bakit meron kang narinig sa paligid ng kakaiba na sa tingin mo ay hindi maganda. So, ang ating mga ulat na yan ay nagmumula sa mga tao sa labas na nakakita ng isang pangyayari. So, sa pagsusulat natin sa ating mga barangay blotter, dapat kapag mayroong isang tao pumunta sa inyo at nagbibigay ng ulat o report, ay dapat suriin din natin ng maayos yung kanyang sinasabi sa inyo o nire-report. Ito ba ay totoo? Ito ba ay nagsasabi ng totoo? O baka lang, meron siyang sinisira ang tao, di ba? Bawa, tinting nangyari. Maliwanag? So dapat yun, pangatlo, where? O di kaya yung saan nangyari? Halimbawa, saan ginawa ang krimen? O saan nangyari ang isang insidente na inire-report o iniuulat sa inyong barangay? Okay? Dapat po natin isaalang barangay. Number four, when at kailan? So anong oras? Anong araw? Diba? Anong weather nung panahon na yun? Mainit ba? Umuulat dahil? Malaking bagay yan para mag-resolve ng krimen at mga ebidensya. Kasi dapat kung basa yung sahig, umuulat ba noong araw na yun, kaya kailan. Then, number five, why? O yung bakit, halimbawa, bakit nagawa ang krimen na yun? Yun. Sa mga barangay, madalas natin mga
away, di ba? Yung katulad kayo na yung mga nag-away na si, di ba? Bakit nagawang sinaksak ni Totoy si Kuya, di ba? Dapat alamin din natin yung mga bagay na yun, ano? Kung bakit niya sinaksak anong pinagulan, bakit niya nagawa yung isang krimen? O bakit nangyari ang isang incidente? Okay, number six, how? Paano? Di ba? Dapat alamin din natin kung paano ito nangyari. Di ba? Ano ang kasangkapan ang kanyang ginamit? Pangalan ng impormasyon, proseso ng pangalan at pagsukat ng impormasyon na kung saan ay nagbibigay tayo sa isa na sagutin ang mga naugnay na katanungan sa at suriin ang mga pinaglabasan. So, ang pag-uulat ay yung pangalan ng impormasyon ay ito yung mga paraan. Yan, paraan ng pangangalap ng impormasyon upang makatulong sa isang incident or kung nangyari ang krimen. Yan, pakikipanayam. Dapat kayong makipanayam sa mga taong nakakaalam o may alam sa mga pangyayari o posible may alam sa nangyari ang krimen. Makipanayam kayo, makipag-usap upang magkaroon kayo ng karagdagang impormasyon para ma-resulta kumatutunan ng isang pangyayari. Yan, survey. Pwede rin kayong mag-survey. Observation sa paligid, sa mga tao. And then, yung mga dati ng impormasyon na nandiyan na sa platter kong punin niyo. Diyan, makakatulong po yun. Kunwari, itong suspect na to. Inong nakaraang taon, nakaraang buwan, mayroon na pala siyang existing platter na ito ay may ginawang hindi maganda. So, that's all. Sana meron kayong natutunan sa ating maikling lecture sa inyo. At mamaya po, kung may mga hindi klaro na napanggit kami, mamaya po ay magkakaroon tayo ng open forum. Okay? Palakpa ka naman tayo. Hindi naman ka palakpa kasi may mga hawak. Wala pang breakfast eh. Tatalsik ang mga... Hello, sa aking bayan dito ay makinig kayo. May matutunan po kayo mula sa amin. So, bigyan lang po namin kami ng 5 minuto para matapos po yung break na yung pagkain natin. No? Sir, pasa na natin yan. Break time. Ano po yung mga gusto nyong uwis dyan? Kayo po, Nay. Red po. No? Anong red po? Yung square or yung circle? Circle. Bilog po ha. Tandaan nyo po ha kung anong uwis niya. Kaya may apat po yan na pilihin nyo kung anong bogis nyo. Sino po yung bako ko yan? Sa square po, sige, nakataas kamay po. Yung may, yan po sa apat na pinakita ko bogis, naglalaro po yan sa pagkatao ng isang tao. So, tandaan nyo po yung napili nyo, no? Square, triangle, pentagon, circle, next. Okay, next. Sabi sa square, ang tao na nakikinig sa parisuka ay reliable o mahasaan. Tama po ba sinabi na? Sino kanina ang pumili ng parisuka? Oh, diba? Tama po ba? Mahasaan po ba kayo? Diba? Tama po! Sabi po rito, no? Malinis sa sarili at sa gawain. Diba? Tama po yun, no? Okay? Resistance sa pagbabago. Namimili po kayo ng mga kaibigan nyo? Okay, tama po yun. Diba? Depende sa kaibigan natin. Kasi baka mamaya, kung natin lang, kaibigan natin, pala natin lang, involved na pala sa sarili ko ang nagawa. So, kung nilamin tayo. Next. Ayan, sa triangle. Logical mag-isip. Sino to? Ano kanina? Yung triangle. At, tama po ba? Hindi masyadong maasaan kadalasan. Bakit kaya? Bakit kaya? Kasi ang gusto niya masunod ay sa kanya, di ba? Di ba? Hindi lang. Kapag itaas ko lang kamay yung pumili ng circle, tatanda ako kayo, ha? Sige, tama yan, ha? Masarap maging kasama, hindi boring. Makatao, tama ba? Ang galing. Wala kaibigan. Ang galing, lalo talagang pumili sa circle. Hindi madetalye, kumbaga magulo. Ha? Okay. Marami ang ganitong tipo. Ha, dito pa lang, marami ang pumili ng circle. Ito pa ang pinakalas. Next. Totoo ba ito?
Madalas, sex ang inibisyon. Oh. Sino na, pakitaas ng kamay. Ha? Oh, ngayon, ayaw niyo kong taas ang kamay, ha? Kasi, diba? Pakitaas ko yung mga pumili ng sirte. Salamat, next. Ano ang nakikita niyo rito? Ha? Bakit iba yung mga ngiti niyo? Ha? Lalo na yung mga pumili ng sirte, ha? Next. Tama ko, itlog yan. Ha? Kasi iba yung mga ngiti nila nanay. Ha? Lalo na yung mga pumili ng sirte. Kaya ang inaarap ay tao. Samantalang ang sexual ay bagay. Yung dalawa na yan ay parehas po na binibigay ng korte. Ito po ay pirmado ng ating judge. Yung mga yan ay may 10 araw na expiration. Alam niyo naman yun siguro, di ba? Ito pa for additional information. Ang warrant of arrest po ay may 10 araw po yan para implement. Sir, paano po sa 11 days nakita namin yung suspect? Pwede ba namin siyang arrestuin? Sa tingin niyo po? Pang 11 days, nakita na natin siya. Kasi sa, nung makuha natin warrant of arrest, within 10 days, hindi natin siya nakita. Eh, nakita natin siya sa pang 11 days. Pwede ba natin arrestuin? Sino nagtataas? Sino po nagsasabi na pwede? Pakitaas niyo kamay. Taas ang kamay. Yung nagsabi taas ang kamay po. Yan. Para malaman natin. Yung ano pa rin yung bilis. Hindi po pwede. Bawal. Pakitaas niyo kamay. Taas ang kamay ng nagsabi hindi daw. Yung mga hindi nagtaas, ano yung sagot niyo? So, plain safe yan. Plain safe. Oo. Okay, wala kayo kayo yan. No? Pwede po. Pwede po natin siyang arrestuin. Kahit makita po natin siya sa pang 12 days, 13 days, 14 days, 15 days. Pwede po, bakit? Ha? Okay, pag na-arrest ko natin yung tao, agad-agad tayo mag-report sa korte. I-re-renew lang yung warrant of arrest. Sa search warrant, ano kaya? Search warrant, pwede hindi? Pakitaas mo yung kamay, yung pwede. Taas ang kamay. Manindigan naman kayo. Manindigan kayo kasi para taas ang kamay. Maganda to kasi para may idea kayo. Oo. Pwede? Yung hindi pwede? Di po. May pick po ang korte dyan. Bawal po. Bawal po yan. Bawal po yan, ha? Yan po ay pinagbabawal. Kasi bawal po ang pinagbabawal na technique, no? Bawal po yan. Tuloy mo, kasamang mauyan. Okay, ha? Ito pa, sinasabi lang namin sa inyong pagkakaiba, ha? Sa warrant of arrest, pwede ba siyang gawin kahit gabi? Ha? Pwede ba siyang gawin sa gabi, madaling araw? Okay. Ang search warrant? Ang warrant of arrest. Warrant of arrest, ayan. Tama po, pwede po. Pwede po yan. Tapos 7 ng gabi, ang search warrant, may nahanap po tayong droga sa bahay na ganito, sa barangay na ganito. Pwede ba natin itong isang... Bakit? Bakit po? Yes, sir. Bakit? Oh, hindi po pwede. Kasi nakalagay po sa warrant of arrest. Sabi lang namin pagkakaiba, sa warrant of arrest, nakalagay doon, any time of the day, anytime of night, no? Samantala sa search warrant, kailangan umaga po siya, daylight. No? Kasi, kaya po ginagawa yan, kasi pag gabi po, pwede po may gawin tayong magic. Hanggang maaari, kailangan maliwanag siya para kita agad ng mga tao. Diba? Kunyari, nag-search warrant ako, tulog kayo na. May dala-dala pala ako ng mga pinagbabawal. Siyempre, kaya tulog kayo, hindi nyo naramdaman yung nakapasok kami, puli po kinagayang. Unlike sa daylight, na lahat ng tao ay gising. Pati mga kapitbahay nyo. No? Nur, paliwanag po rin kasi sa kanila para may nalit sila. Kaya hindi yung pwede sa gabi yan. Kasi yung isa-search mo, matutulog na yan eh. Oo. Wala mo siya, tulog.
Oh, sir, po. Benta lang po kayo. Magtanong lang kayo, ha? Sir, clarification. Yan, si Sip, nandiyan po lang yung bigyan natin. Yung Sir Swara, wala bang coordination yan sa barangay? Yan. Actually, Sir, sir, sasagot ko? Ako sasagot pa. Okay, ikaw muna, sir. Okay, ganito kayan. Ang Sir Swara kasi, actually, upon the attack, di ba? Hindi mo muna dadaan sa barangay yan. After na po tayo ng makapasok na tayo, nag-positive ho, A1. Pag sinabing A1 positive, nakakuha ho tayo ng tamang kinahanap natin. That is the time na pwede natin punta ng barangay to witness. No? Kayo ho mag-witness pag in-inventory ho yan. Kasama ho kayo dyan. Okay? Hindi ho kasi pwede na, check, baka pwede samahan nyo kami gano'n. Hindi ho, kasi police operation ho yan eh. Ang magiging participation lang po ng barangay dyan ay mag-witness upon the inventory kung ilan yung nakuha. Halimbawa, ang kukunin mo natin ay drugs, di ba? Sinerso natin. Upon searching, si Corporal Mahuyan, nasa kabilang kwarto, nakakuha siya ng 3 barrel. Sasama ba natin yung sa kaso? Na ano? Pwede ba natin siyang kaso ng illegal possession of firearms? Pwede! Pwede? Sino nagsabing pwede? Yun? Eh, nagusto ko sa inyo. Alam ko yung palilindigan nyo. Mali. Mali kayo doon. Kasi, ang inaharap natin ay drugs. Kasi hindi naman nakasaad doon eh. So, nakakita ba rin dyan, pwede na lang niya kumbiskahin. No? Pero hindi po natin sa pwedeng kasuhan ng illegal possession ng firearms through search warrant. Kasi yan, pirmado po yan ng judge, no? 40 po yan. So, any... Kung halimbawa wala kong license, tapos bakit kung mapiplace na lang po ba yung pipitensya parang? Okay, ang gagawin mo doon, kasi sabi ng korte, kunyari sa search warrant, nakalagay is marijuana o shabu, yung nakahanapin natin sa kwarto, eh aksidente, may nakita tayong baril. Yung baril po, hahanapan po natin siya ng mga papilis. Ha? Kunyari, ano ba ang inanap niya sa mga papilis na yun? Registro ng baril, and tap, no? Saka, no? Permit to carry. Kung yan naman ay naipakita niya, wala tayong karapatan na kunin yung baril. So, sir, paano kung wala siyang naipakita? Kukunin po ng kapulisan niyan. At gagawa po or magpapalitan ng bagong kaso para sa parko nyo. So, yan lang kasi utos mismo ng korte yan. Ang korte po, nag-uutos yan. Hindi po nagre-request, nag-uutos yan. Okay, ha? Nagkakaintindihan ba tayo doon? Yes, sir. Sino pa may umitanong? Pulis lang ba may karapatang mga aresto? Ha? Tama, si Kuya. May tinatawag tayong citizen arrest. Kahit sino po pwedeng mag-aresto. Lalo na kung ang tao na yan ay na-call mo na gumawa ng krimen o pinagbabawal ng ating batas. Yung tama. Huwag kayong magalit o magpapawal o may muli kayo. Iniwan niyo sa pulis. Hindi nila arrestuin yan. Kasi nga, wala silang personal knowledge. Hindi nila alam kung bakit may arrestuin yung tao kayo. Kung gusto mo kawin yung tao, matuluyan, kasuha mo. Yung sino mismo ang arresting officer, huwag kayong matakot ba gano'n ang mag-arresting. Lalo mo sa mga talo, sinachallenge ko kayo. Minsan, talo pa natin ang mga kagawad. Huwag kayong matakot. Pakita nyo sa barangay nyo na may power kayo. Ipapaliwanag ko lang aming team leader yung regarding sa human rights. Walang iba kundi si S. Jerry Ripauda. Sir! Kababa na pa magsasalita. So kayo pa naman ako ng mabilis, sabi ko, malakas na palapakan ito. S. Jerry Ripauda! Pero, ayusin naman natin. Kasi, di ba, di ba sabi nga sa mga testahan eh, di ba rin hindi nyo na ako bayaran, no? Basta palakpakan nyo lang ako, di ba? Kasi yun yung nagpapaan eh, nagpapalakas ng aming adrenaline. Isa po ba sa gabong palakpakan? Pero, nabago na ho yun. Di ba rin hindi nyo na ako palakpakan, basta bayaran nyo lang ako. Okay?
So magandang umaga muli, ang topic po natin ay ang harapatang pantao. So may chairman pa ba rito na nandito? Chairman. So, Vice Mayor, walang sasama sa inyo kaya kasi gastos ko. No, walang sasama. At siyempre, EXO, importante. Barangay EXO, taas niyo mga kamay. Tayo nga po yung mga barangay EXO. Ayan, kumbaga sa istasyon namin, tayo ho ang nasa katayuan po. Ako ang Executive Senior Police Officer. Ako po ang SES po ng buong Station 9. Kaya saludo po ako sa mga EXO ng barangay. Palakpakan natin sila. Woo! EXO! Nagbayad yan, ha? Pinalakpakan na kayo. Baka magandang pa kayo, ha? Siyempre, mga tanod. Mga tanod! Kumain na ba kayo? Ay, mukhang matangre ah. Tayo nga muna tayo lahat. Tayo muna tayo lahat. Matangre. Okay, no. Ready? Patayin lang natin yung kantang watermelon. Medyo masayang mong ito eh. So, patayin nyo lang ito. Once again, watermelon, watermelon, papaya, papaya, saging, 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 fruit salad, fruit salad. Tapos natin yung kapay natin. Yan. Kasi, tik-tik nyo yung ano yung lupa, yung sopas. Okay. Okay, okay, muna po tayo. Oh, so ulitin doon natin, no? Tama po yung kasabi po ni Corporal Bahuyan, no? No, bihisan, di ba? Pag-aralin, no? Ayan, mga man, no? Ang karapatang pataw ay ang mga karapatan na tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay isinang, eh, sinasabi nga, di ba? Nasusulat ang pagkakamit ng tao ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain. Sabihin niya natin, damit, bahay. Importante, edukasyon at iba pa, pangangailangan na nangahulugan na, nakakamit niya ang kanyang karapatan. No, mahalagang malaman natin ang ating karapatan upang matamasa natin ang mga pangunahing pangangailangan natin bilang tao, di ba? Hayop nga eh. Di ba? Ang cute yun, ang cute yun. Di ba? Alos yung pagkain lang natin, bibili pa natin ng dog food, di ba? E tao pa kaya, di ba? Sino ba umagaw sa ating pangangailangan o kumitin sa ating buhay ngayon? Walang dahilan ay lumalabag sa ating karapatan bilang tao. Maaari tayo tumulog sa hukuman kung sakaling nahalangan ng ating karapatan. So, that is the Bill of Rights, no? Na no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, no? Nor any person shall be denied the equal protection of the law. So, English na tayo, no? Inaano ko lang kasi kayo, eh. Eh, baka ako kasi mga wala kayong dalang mamaya, magmarka na yung kulay-pula dyan, no? Kasi nag-nosebleed na pala kayo, no? Binubuli mo yung tao dahil ikaw, masayang-masaya ka, sabihan mo siya, ganda mo ah. Ano? E nainis siya. Kasi naniniwala siya na siya'y pangit. Di ba? May kaso ka, wala. Eh, sinabihan mo siya, ang ganda mo ah. Meron wala? Anong kaso? Ha? Hindi. Hindi siya papasok sa bullying. Papasok sa unjust fixation lang. Kasi nainis ka. Kumari ko ito. Hindi sinabi yan pang maganda. Alam niya naman, illumination. Hindi lang sinasabi ko. Si kuya naman, kung makatawa, puro bintana ang ipin mo. Discrimination. Bawal yan. Okay? Okay? O, si ate, tawa ng tawa. Di ba? O, ganun yan. Bawal ang
discrimination. Okay? Kasarian. Oh. Lalaki at babae. So ginagalang na rin natin yung mga ano ha, mga T-bird at ako ha, di ba? Pero lahat yan ay pantay-pantay at nire-respeto, no? Bawal tayong pag ganito ka, dito ko, ganon, wala. Kasi nga sa human rights, karapatang pantao, para patago kung anong gusto mo. Okay? Mamaalis ang karapatang pantao ay maaari malabag. Malalabag ko, ngayon pa man, ang mga naturang paglabag ay hindi tinatanggal ang karapatang pantao. Hindi mahati, bawal ho hatiin daw ang karapatang pantao. Kasi nga, yan ho ay pagkatao mo. Sipi mo, si mami, hahatiin kita, ha? Dito ka. Uy! Human right is competency. Human rights is professionalism. So, I am thank you. Hey! Okay, sino po masasan? Ikaw? Tingnan ka yung tiyo mo. Para makakin na. O, tama. Tama, tama, tama. Ikaw, patingin na. Ikaw, makakakawa. Yan, pakigas po. What? Ikumagalaw ah. Okay. So, ngayon, sa mga oras na to, kasi na nakaraan. Unang technique sa pagpapasas. Ngayon, habang ina-arrest mo siya, tayo. Dapat kuya, wala rin ako tayo ka. Alert ko ka. Yan. Ganyan ba? Yan. Assistance ka lang. Ngayon, sino mag-approach na ikaw ay, ano, may dialogue yan. Kasi hindi mo lang pwede nga. Pusas ka lang. Ano? Kaya kung ipaalam mo sa kanya yung karapatan niya. Di ba? Sige na. Ano ba sasabihin mo? Ano pangalan mo, kuya? Roelio. De La Rosa? Okay. Roelio. Roelio. Ikaw ay aming ina-aresto sa salang pangkakahasa. Halimbawa lang ito, ha? Bakit halimbawa lang? Sa salang pangkakahasa, no? Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng iyong sasabihin ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Ikaw ay may karapatang pumili ng sariling tagapagtanggol. Kung ikaw ay wala kakayahan kumuha sariling tagapagtanggol, ang gobyerno ay bibigyan ka ng isang tagapagtanggol. Kasi nga, kasi kung mamabilis. Palapakan namin. Kasi, ready? Ano ba yung tamang pagpusas? Sa harap o sa likod? Tama po sa likod ko. Pero bilang isang pulis, tao rin po kami din siya. Binibigyan namin sila ng tama, karapatan. Binibigyan din natin sa supervision. Kuya, ano ka ba dito? Sabi ka ba? Silayo mo eh. Ito lang. Okay, kuya. Okay. Dahil sa pagposas, ha? Kahit alam pa ang kasalanan ng suspect, ay karapatang print po yan. So, respeto natin siya. Okay. Tapos? Okay, no? Dadalhin ko natin siya sa barangay o sa police station. So, naku, wala akong susi, ha? Okay, no? Okay na na. Pasa na. Diretso na. Hindi ko alam kung ano ito eh. Hindi yung naganyan, hindi yan na saka mo siya isusuot. Saka mo siya isusuot. Ito kasi, kunwari naganyan yan, di ba? Kunwari, sa harap ka. Ito, always yan nakaganto. Itong apat na daliri natin, naka-grip para yung isa gagalaw. Hindi mo yan, gano'n. Ano yan? Pendant? Hindi yan pendant. Di ba? Okay. Kaya no? Kuya, ulitin mo lang ha. Woo! Rogelio, Barangay Song, Barangay 713, ay ina-aresto sa sala pangalaman sa uli. Diba? Kaya lang, halatidad na 75 years old. Kaya na, ito mo. Bigay na ko sa'yo. Pag-inan yan. Pasok na yan. Oo. Diba?
Eto. Ayan, tignan yung kamay ko. Bigyan mo lang yan. Kaya pagbigyan mo sa kanya, kailangan nakaganit yung kamay niya. Para pagbigyan mo sa kanya. Bigyan mo lang. Ayan. Para pagpahalo mo yan, pasok na yan. Kahit na ano na, kahit nagbula pa rin yung kumabalag. Tama, hindi kumagalaw, di ba? Ulit. Ang gagawin ko rito. Ito, Daniel, kunwari, ako yung ibalo ka. Kasama kita. Okay. Duwenyo! Inatakip na namin sa sala panggagahasa sa pangatong pagkakataon. Sa likod! Ano na kailangan? Ano ba matasang boses mo? Kasi nga, tatlong beses na naggahasa. Di ba? Dati sa na, kasa kamay, hindi ko sa kamay! Buka mo pa ako! Buka! Yan!
Kuchin nyo! Yan, dala pa po muna dyan. For inventory. Nang inventory natin yan. Meron ako sa ba? Sa ba? Kondom. Kasi mamaya pagbukas nito, so palapakan natin yan na magkita. So sana namin natutunan kayo sa amin, no? So salamat po sa inyo. At bago po kayong malis, no? Ayun po yung form pamamigayin namin para po sa ID. Okay? Tawagan po natin ang 155 pounds, no? Police Corporal Rose King Olivas. Okay. Bale, binibigay po namin itong protect form para dalhin niyo po bukas. Sa bahay po ninyo pag-uwi mamaya, pakipilat po, tapos pakidikit po yung 1.5 or 2x po na lang. 2x ito na lang po ididikit natin, tapos bukas po pagdating natin, bigyan niyo po sa amin. Para po dito po sa ID po na protect. At saka bukas po yung gala natin sa graduation ceremony po natin. Sir Fabia. Kaya yung isa. Kayo nakikinig, Eye of the Tiger. Ayan. Ayan. Asteng Gala po. Gusto niyo panoorin Asteng Gala YouTube channel. Vlogger po ng Barangay 5. Maraming salamat po sa mga pupunta, no? Bukas po ulit, balik tayo dito. 8:45 po. At saka si... Hello po, sir. Ma'am. Oral. Ayan, nakalimutan natin pangalan ni... So mula rito, babalikan ko kayo. Bukas po, mayroon tayong ano pa, another day ng seminar ng mga kapulisan na katulad nila. Ayan. Para lahat ni Mamu Libas. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga ibinigay na informasyon para sa ating mga barangay pulis na naglilingkod sa ating barangay. Ayan. Saka muna. Siyempre, pinapasalamatan din natin Sir Fabia. Ayan. At siyempre, Idol Sir Ribaula. Ayan. Maraming salamat, sir. See you tomorrow. Kaya bukas. Dahil kaya pa natin, di ba natin nakikita? Patuloy natin paglilingkuran, pagdarasal ng ating bansa. Amen! 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 Kadiri ka! Amen! Kadiri ka rin!